Bibida sila sa kanilang kauna-unahang pelikula ngayon Valentine's Day. Please welcome Loisa Andalio, Ronnie Alonte, and Donny Pangilina. Welcome to Push Bets Live. Thank you po. Congratulations kasi trailer pa lang ng inyong pelikula ay very, very well received na. Ano masasabi niyo doon? Nakakilig. Nakakilig yung feedback ng mga tao sa trailer namin. And sobrang excited kami para sa movie. Gusto ko yung fact na ang daming nasiyahan at yes. Nag-smile. Dahil parang sinabi nila nung napanood nila yung trailer, nawawala yung lahat ng sadness nila. Sobrang nakaka-good vibes lang yun. Yung pinaka-importante talaga. And of course, we all know na this is a sequel to the Vince and Kat and James na movie, di ba? Tungkol saan ba itong pelikulang ito and ano yung mga characters ninyo? Ayun na, ako si James, nagaling Vince, Kat and James. Ito yung sequel ng Vince, Kat and James, ang Dave, Dave talaga. Ang James, Pat and Dave, ano ang buhay ng hindi pinili? Ano ang buhay ng hindi pinili? Kasi doon sa part 1, si James hindi naman talaga pinili. So ngayon, ano ang buhay niya ngayon sa James, Pat and Dave? Ano ang buhay ng hindi pinili? So, yun. Ako dito, si Pat. Si Pat, isa siyang probinsyana na nagtitinda ng pechay. At si Pat ay isang palaban na babae. Yes. Tony? Si Dave naman, meron siyang history with Pat. So, pupunta ni Ronnie si Pat, pero hindi niya alam na may naging something sa aming dalawa. Yes, so dun nga ang iikot eh, no? Sa love triangle, yes, which is very exciting. So, ito naman kasi syempre nakita naman na natin yung inyong acting at saka yung sa mga ginawa niyong projects before. Pare, lahat kayo nasa Fantastica movie. And then, syempre ang Loini sa General's Daughter and of course si Donnie nasa Playhouse. Ano yung bago ninyong papakita dito? Sa akin yung character ko, napaka open niya. Yung sinasabi niya kung anong gusto niyang sabihin na hindi ko nagawa sa before na mga role kasi sobrang yung mga role ko before mga mahinhin lang, sweet lang, estudyante, ganyan. Puro ganun. Pero ngayon, isang mature. Hindi man mature, parang dalaga. Hindi naman dalaga. Papuntang adult. Ano tawag doon? Nagmamature pa lang. Oo, ganun. And alam naman natin, kasi di ba before meron ka rin lead roles, like yun sa nasaan ka na kailangan kita, ganyan. And then, ito talaga masasabi yung big break sa movie. Oo, totoo. Ito yung big break na binigay sa akin. Kaya sobrang saya, excited, at kinakabahan ako talaga. How about you, Ronnie? Same lang nung kay Vince at saka kay Kat and James. So, itong si... Siguro sa personal ko na lang na nangyari sa buhay ko na chillax lang kasi ako talaga dati sa BKJ. Siguro dito mas, hindi ko sinasabing perfect pero mas gusto ko lang na ginawa ko yung best ko para gumanda yung pelikula. Ginawa ko yung best ko para makakita sila ng pagkakaiba dun sa dati at sa ngayon. Ano first leading role mo yung yes. BKJ? Oo, first. At saka seclusion. So yun. Sa seclusion naman, wala, tahimik lang ako doon, hindi kami nagsasalita, mga papari kami nun eh. So, yun, feeling ko yun lang sa mga personal na pangyayari na lang talaga. Yes. Meron bang pressure, Ronnie, na syempre kasi naging successful yung movies mo eh. Hindi lang Vince, Kat and James, pati yung seclusion. May pressure ba dito sa movie mo na to? Meron po. Ako po, ano, sobrang kinakabahan. Kasi nga, yun niya, kagaya na sinabi niya nun sa dati. Na hindi ko alam. Ang tagal kong nawala kasi sa movie ulit eh. Lagi kaming kasama kami Loy sa General's Daughter, kumbaga second layer kami, hindi kami talaga yung lead. So parang ilang taon din after nung first movie, after ng Bloody Crayons, wala na akong pelikula. Tapos ito na ulit yung ngayon talaga, yung 2020. Sobrang kinakabahan ako kasi baka mamaya na ang mga tao pa naman yan, sobrang ang bilis makalimot. Hindi nila, alam mo yun, di ba? Yeah, yeah. Ang dami kasi nilang nakikitang artista, dahil nilang napapanood. Kinakabahan ako, pero para sa akin, pinakita namin yung best namin, i-enjoy lang namin, magpo-promote kami, magpo-promo kami, lahat-lahat. Masaya lang kami, happy. Kung ito or hindi, happy pa din kami. At least pinakita namin sa kanila. Ayun din naman ang importante. Opo, opo. Diba? Happy. Kahit anong mangyari, happy lang. Happy lang. Happy lang. How about you, Donnie? Sa akin naman, si Dave.
sinabi ko nito kanina, ang layo ng parang mga pinagdaanan niya sa mga pinagdaanan ko. So medyo nahirapan din ako doon kasi never ko naranasan yung naranasan niya at yung mga choices na ginawa niya. Sa ibang characters kasi na ginanap ko parang may similarities kami ng marami. Pero kay Dave talaga ang layo. Siguro sa ano, sa kung paano siya yung how he handles himself, mas same kami. Pero yung mga choices na ginawa niya, kailangan ko talaga mag-isip ng what if sa situation sa buhay ko. Kung nangyari yun man. Kasi hindi talaga, ang hirap talaga kasi makikita niyo sa movie. Basta. Malayo ito po. Malayo po. How was it naman working with Doini? Being real-life couple sila and all. Okay lang, hindi masaya. Ganon. Siyempre, saya. Coming from Fantastica, I'm happy na nag-continue ang working ano namin, ang work namin together. Tsaka siyempre, ibang characters naman to, ibang story. And the fact na galing Vince, Captain James, si Ronnie, na may chance siya na magpakita ng kanyang story naman. Mm-hmm. And that we both get to play it with him. Ang cool lang. Yes. Of course, the fact that directed ang nag-direct din. Kasi malaking bagay po yun sa lahat ng cast. And how was it working naman with Aura? Kasi di ba parang BFF kayo dito? Sobrang saya. Kami ni Aura talaga. Minsan may mga eksena ng seryoso ko, tapos siya, ganyan siya na ganyan. Tapos natatawa talaga ako. Doon ako nahihirapan na magpigil ng tawa sa kanya. Kasi makita mo lang yung mukha niya, natatawa ka. Ay, grabe ka sa, grabe ka naman sa kanya. Makita, hindi, ganun na ko. Ganun na yung tingin sa ganyan, kanya. Ganyan. Tapos kasi lagi kami magkasama sa bahay, pumupunta sa bahay namin, ganyan, hinatid ko siya, sundo ko siya, ganun na kami ka-close, kaya hindi ako nahirapan na makatrabaho siya talaga. As in, parang hindi ako nagtatrabaho tuwing ka-excite ako siya. Actually, watching the trailer, parang ano eh, iba yung chemistry na ng magkakaibigan, magkakakilala na. Totoo. Enjoy lang, nakakatuwa lang. Ito naman, maiba naman tayo kasi recently, sinelebrate niyo yung 3rd anniversary. How was it? Saan kayo pumunta? Anong mga ginawa ninyo? Nagamanpulo kami kasi nag-isip kami kung saan naman yung iba naman puntahan. Na alam niyo yun, parang kakaiba naman yung tipong hindi kami magsisisi pag pumunta kami. So pinuntahan namin yung Manpulo. Tapos yun, date lang kami, enjoy lang. Meron kaming tatlong araw at dalawang gabi na para mag alam niyo, relax, tahimik na buhay. Alam niyo yun, walang iniisip na stress. Pahinga. Sobrang saya. Kaya lang ang mamahal ng pagkain doon. Grabe, SP. Yeah, kasi sobra. Diba? Nagulat ako kaya diet ako noon eh. Ang mahal yung kanin nila, 500 pesos sa mga. Tapos yung magkano nga yung kinakain ko doon, mashed potato lang na ganyan, 500. Sabi ko, ha? Yung topsy nila, 3,000. So, mas pero ang saya kasi kasi kaya mahal kasi nga ang layo niya sa ibang lugar. Pero sobrang ang ganda nung view. Ang ganda ng so parang kang nasa heaven, yung parang nasa paraiso. Ganun yung feeling niya, sobrang ganda niya na parang ayaw mo nang umalis doon. Ganun, sobrang kaya sobrang nag-enjoy kami ni Ronnie talaga. 3rd anniversary niyo na yun. Paano niyo, syempre as with any couple, di ba, meron talaga mga obstacles, ganyan. Paano niyo lahat yung nalalagpasan? Siguro naniniwala kami sa salitang ano, mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Kasi lahat naman ng relasyon talaga nag-aaway, wala namang perfect ng relasyon. Pero ang masusubukan doon yung pagmamahal nyo kung paano kayo mag-stay talaga sa isa't isa. Ayun guys, James, Pat, and Dave, ano ang buhay ng hindi pinili? Sana po panoorin nyo at piliin nyo kami ngayong Feb. Yes, para sa mga hindi napili, para sa mga pinagtagpo pero hindi itinadhana, para sa mga pinakilig pero hindi pinanindigan, para sa inyo po itong pelikula namin. Kami po muna ang date nyo this Valentine's Day. Maraming salamat! Yes!